Magluluto tayo ngayon ng napakasarap na sinigang na pata ng baboy. Grabe kasarap, grabe kalinamnam ito. Hindi talaga kayo magsisi nito. Kaya, umpisa na natin. Yan ang ating main ingredients. Isang kilong pata ng baboy. Nilagyan ko siya ng Knorr liquid seasonings at saka kunting asin. Kasi iihawin ko muna siya bago ko siya ilaga. Mas masarap pag may time na maihaw niya, mas masarap talaga kasi grabe kalinamnam, tangga ng langsa, at saka hindi siya nakakaumay kasi nakatulo-tulo na rin yung taba niya. Pero hindi naman talaga sagad na ihaw, half cook lang siya, okay na yan. Yan. Ganyan lang, isang baliktad lang, pwede na yan. Hindi naman talaga siya dapat sunugin kasi pag nasunugin, mamaya maglasang sunog yung luto natin. Tamang-tama lang yan, makatulo-tulo ng konti yung taba niya, okay na yan, ganyan. Mas masarap yan pag naihaw. Pero pag hindi nyo maihaw, kailangan yung igisa ng mabuti. Okay, yan na. Ilagay na natin siya sa kaldero at sabawan natin siya ng 12 basong tubig. Sinukat ko talaga ang tubig. Yan, ilagay ko na rin ang kamatis, sibuyas, bawang at luya. Sinukat ko talaga ang tubig na 12 baso para kung ano ang sabaw ko dito, yan rin ang masabaw nyo dyan. Kasi ang panimpla, pwede nyo magaya. Baka mamaya ang sabaw, sumubra, maging tabang at saka kumulang, mag-alat yung luto nyo. Yan, 12 baso yon. Saka kumulo na, nilagay ko na rin yung gabi. Hiniwa ko ng manipis para gusto ko madurog at mahalo sa sabaw, mas malinamnam. Saka yung aswiti, nilagay na rin natin. Pagkalipas ng mga 40 minutos, yan na. Naghibas-hibas ng konti, pero okay pa rin yan. Hindi na kailangan dagdagan yan, kasi 40 minutes lang naman. Yan, malambot na. Kaya pwede na natin ilagay yung ating ibang ingredients. Mga 10 batuan yan, na mga may edad-edad na batuan at saka natitirang gabi. Nagtira ako ng gabi kasi, mga 3 slice para sa platings. At saka yung ating puso ng saging, yan, ilagay na rin natin. At pagkalipas ng 15 minutes, yan na, malambot ng ating puso ng saging at durog ng ating batuan, kaya timplahan na natin. Nilagyan natin siya ng 2 pork cubes, tapos nasa 1/4 na kutsarang bitsin, 3 kutsarang Knorr liquid seasoning, at saka 3 kutsarang patis. 3 kutsarang patis pag Rufina, pero pag ibang brand siguro mga isa't kalahati lang kasi maalat yung ibang brand na subukan ko. Ito, Rufina patis ito. Dapat ito na lang bilhin nyo para sigurado na lang ang sukatan natin. Basta ganyan lang sabaw nyo, sigurado. Pag halimbawa nalaga nyo siya ng 1 kalahati, yan, siguro dagdagan nyo ng mga 1 baso or 2 baso pa. Yan, nilagyan natin siya ng 3/4 na kutsarang asin. Tamang-tama lang talaga dun sa sabaw ko. Tapos pwede na natin ilagay ang ating tanglad. Dahon ng sibuyas, sili at may natitira akong kamatis para pang plating. Hindi ko sinama lahat para may natitira mayang buong para sa plating. Maganda rin tingnan. Kaya okay na yan at timpladong-timplado na yan. Kailangan natin siyang pakuluan ng mga 10 minutos. At yan na, luto na. Kita nyo naman ang itsura, grabe kasarap yan. Super sarap talaga ang luto na ito, grabe talaga ito. Halos hindi na namin kinain ng laman yan, sabaw na lang ulam na eh. Sabaw pa lang, grabe ito kasarap. Sundin nyo lang lahat ng pinanglagay ko. Kaya nga sinukat ko ang sabaw para magaya nyo talaga. At maraming salamat sa inyong panonood. At sana huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang video ito. Hanggang sa muli, paalam!